Hello mga kapobre, magandang gabi. Magluluto tayo ng sitaw. Ayan ang sitaw mga kapobre. Ayan mga kapobre, ang gagawin natin sa sitaw ngayon mga kapobre ay ate munang himay-himayin. Ayan mga kapobre, ayan ang ating mga sangkap, no? Ayan, so ayan mga kapobre, ang gagawin natin sa sitaw ay ating gupit-gupitin. Parang ayan, ganyan lang kaliit mga kapobre. Abangan nyo mga kapobre kung anong gagawin ko sa sitaw. Ayan, excited no? Kung ano kayang luto sa sitaw. Ayan mga kapobre. Ayan, so ang gagawin natin ngayon mga kapobre ay ating gupit-gupit, putol-putol. Gupit-gupit naman. Putol-putulin. Kasi kailangan ganun lang siya kaiksi. Kasi ang gagawin natin mga kapobre, pagkatapos natin siya putol-putulin ay hugasan ng maigi. Tapos ay ating ipipreto, ay ikigisa. Ayan mga kapobre, no? So hugasan muna natin ng maigi para matanggal yung dumi. Ayan, siyempre may alikabok yan kasi galing market. Ayan mga kapobre, panuorin nyo mga kapobre kung anong gagawin ko sa sitaw. Ayan mga kapobre, ay atin ng ginisa sa kunting-kunting mantika lang mga kapobre. So, igigisa natin siya. Pero, ayan mga kapobre, ginisa ko yan pero may ano ako dyan. May nilagay akong kunting pang palasa lang. Kunting asin lang para lumasa ng konti yung ating sitaw. Ayan, igigisa natin muna siya hanggang sa medyo luto na. Hindi rin pwedeng lutong-luto din. Basta mahalata naman natin na yung sitaw, pag naigisa natin, mahalata natin luto na. Ayan mga kapobre, no? So, halu-haluin lang natin ng maigi para pantay ang luto. Ayan. Ayan mga kapobre. So, luto na talaga. So, ang gagawin natin mga kapobre nito ngayon ay ating ilipat. Kung saan lang natin ilagay, tsaka palamigin natin siya. Mga kapobre, para kasi hindi man pwede na ilagay natin siya, ihalo mamaya pag mainit pa. So, ilagay natin siya sa ating pinggan or plato, tapos set aside lang natin to mamaya para lumamig. So, mga kapobre, no, di ko pa nasabi anong klaseng luto, no? So, excited, no? Panoorin niyo mga kapobre ang aking bagong recipe mga kapobre kasi hindi lang ayan no, paano-ano pa, pabitin-bitin pa no, hindi lang kasi mga kapobre ang talong ang ating tinuturta, pwede rin itong sitaw. Ayan mga kapobre, so kalat ko lang siya mga kapobre, kailangan ko siyang i-spread para lumamig ka agad, para paghalo natin ay siya ay malamig na. Ayan mga kapobre. So ngayon mga kapobre, i-prepare na natin yung ating itlog na anim. So biakin natin. Biakin natin yung itlog ni Manoy. Ayan mga kapobre. So anim to. Sa dalawang taling sitaw, anim na itlog ang ating gagawin. Ating basagin. Para mas masarap ang ating tortang sitaw. Ayan mga kapobre, new recipe ko ngayon. Gabi itong tortang sitaw. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, mag-ano tayo? Ihahalo ko na itong ginayat na red onion. Ayan mga kapobre. At saka itong bell pepper na kulay red na may kasamang green. Ayan. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, ayan na no? So mamaya-maya, so ibubuksan muna natin yung ating pinaka-importanting ingredients dito sa ating tortang sitaw. Yung ating Century Tuna Flakes and Oil. So mga kapobre, gagawin na naman natin ito mga kapobre. Di natin isali itong oil nito. Ang gagawin natin, isala ba? Salain. Ayan mga kapobre, no? Yan ang nagpapadala ng sarap ng ating niluto ngayon mga kapobreng tortang sitaw. Napakasarap. Hindi rin masasayang mga kapobre ang kuan nito.
yung katas or yung oil kasi kapakain ko lang, ikapakain ko sa aking alagang pusa. So, ayan mga pobre, wala na no. Ayan, nadrain na siya. Ayan, konti na lang. So, ilipat natin to sa platito para durog-durogin natin to mamaya. Ayan, so wala na talaga. Diin pala lang ako ng diin para matanggal talaga ng oil lahat. Ayan, so mga kapobre. Ayan. O, diba? Umakit kagad yung aking alaga. Kinain nila agad, diba? Napakasarap talaga nito mga kapobre. Ang nagdala ng palasa dito mga kapobre, yung ating century tuna. Ayan na mga kapobre, napakasarap na no? Kayo mga kapobre, pag nagluto, depende lang sa inyo mga kapobre kung anong gusto nyong ilagay. Pero sa akin mga kapobre, oyster sauce lang ang ilalagay ko. Para kasi malasa na po yung ano, malasa na po yung century tuna at saka yung ginisa kong sitaw ay nakatimpla na yun. Tinimplahan ko para mag-absorb din sa sitaw. So, ayan mga kapobre, no? Haluin lang natin ang haluin kasama yung ating century tuna. Ayan na mga kapobre. Napakasarap dito. Ayan na mga kapobre. So, mga kapobre, ilagay na rin natin yung ating ano? Maya, may ilagay natin yung ating sitaw pero ayusin lang natin 'to paghalo kasi yung century tuna ay medyo buo-buo so kailangan 'to siyang ano. Ayun na mga pobre oh, 'di ba? So luto na yung ano ha, mga kapobre, luto na yung sitaw, naigisa ko na 'yan kasi kung hindi natin igisa mga pobre, malabong maluto dun sa pag tinurta natin 'yan kasi matigas kasi siya kayo. Kailangan natin muna ng igisa. Depende na sa inyo kung timplahan ninyo, hindi ako basta tinimplahan ko ng konti para lalong maglasa yung ating torta. Ayan mga kapobre, napakasarap. So, habang ako'y naghalo, nagpainit na ng kuan, ayan, mainit na. So, maglagay na tayo. Lulutuin na natin mga kapobre. Ayan na mga kapobre, paluto na. Luto-luto na tayo. So, mga kapobre, no, habang nagluto tayo, pakisubscribe lang aking YouTube channel. Pakiklik lang ng notification bell, pakiclick ng all para kayo laging updated sa aking mga videos pang i-upload mga kapobre, no? Please, pa-subscribe naman at pa-share-share ng aking video. Ayan mga kapobre, so papalo din mga kapobre sa aking FB page, Madam Pobreng TV. Like and share po, pa-share ng aking video para matutunan nyo kung paano ko ginawa itong aking tortang sitaw. Napakasarap mga kapobre, promise. Napakasarap talaga nito. Tingnan niyo mga kapobre, oh, 'di ba? Napakasarap niyan. Depende na lang sa inyo mga kapobre ang sausawan kung anong gusto niyo sausawan kasi ako hindi ko na kailangan magsausawan dahil ay timplado na talaga 'tong aking tortang sitaw. Ayan na mga kapobre. Chadadang. Oh, 'di ba? Napakasarap. Ayan mga kapobre. Ayan mga kapobre, design yung aking lemon lang dyan kasi ayoko na ng sausawan. Design lang yung aking lemon mamaya mga kapobre kasi inumin ko rin yan pagkatapos maghaponan para iwas din tayo kolesterol kasi itong kinain na kakainin natin ay mamantika kaya ayan, mag-inom din tayo ng lemon. Ayang sili na yan. So, depende na lang kung sa mong may gustong magsili. Ayan mga kapobre no, napakasarap. Ay, ako'y magbababay na.